Okay, so sa video na to, pag-aralan naman natin ay tungkol sa Pixel o Facebook Pixel. So ano ba tong Facebook Pixel at ano bang gamit nito sa Facebook Ads? So yan, Facebook Pixel, yun ang pag-aralan natin ngayon. Simulan na natin. So ito yung Facebook's definition ng Facebook Pixel. Ito yung sinasabi mismo ng Facebook. Facebook Pixel is an analytics tool that allows you to measure the effectiveness of your advertising by understanding the actions people take on your website. So, ibig sabihin ng Facebook Pixel, para siyang Google Analytics, may mga graphs na tinitignan yung advertising mo kung tinatarget ba niya yung mga tamang tao, inaalam niya kung ano yung mga behaviors o actions ng mga tao na pumupunta sa website mo o yung sa online store mo. Yun yung ginagawa ng Pixel. Tinatrack niya lahat ng data, ng behavior ng taong yun, nung bumili, bago siya bumili, kung ano yung binili niya, kung ano yung behavior niya, ano yung mga interest niya. So basically, kumukolekta ng data tong Facebook Pixel para sa online shop mo. So ginagamit po ito mostly sa online shop. Doon sa online shop na may website ka talaga. So kadalasan sa e-com, yung mga may website kang may mga shop page ka, dinadala mo doon yung mga audience mo, yung mga gustong bumili, mga customers mo. So kailangan mo ng Pixel para dito. So yung Pixel, doon niya ini-store yung mga information para siyang isang bot na nagpa-process ng data at tinitignan yung mga action o behavior ng mga tao na bumili o may potential na bumili dun sa website mo. So you can use the Pixel to make sure your ads are shown to the right people. Find new customers, people who have visited specific page, taking desired action on your website. So minimake sure niya lang na yung ads ay pinapakita dun sa mga interested talaga ng mga tao. So, limbawa, meron kang business na cake. So, dun lang niya ipapakita yon yung Pixel, dun sa mga gustong bumili nung cake. So, yun depende sa product mo. So, drive more sales. Set up automatic bidding to reach people who are more likely to take an action you care about. Yun. Dun lang niya ipapakita yon sa mga potentially gustong bumili talaga ng item mo. Yun yung ginagawa ng Pixel. Isa pa, it can measure the results of your ads. So, kapag ka tinitignan mo yung ads mo, kung ano na ba yung nangyayari, kumikita ka ba o hindi, ipapakita niya sa'yo kung kumikita ka ba o hindi dun sa business mo, dun sa Facebook ad mo, by measuring what happens to people when people see them. So, halimbawa, nakikita nung mga tao yung ads mo, ano ba nangyayari? Nila-like ba niya? Kumo-comment ba sila dun sa post mo? Nila-like ba nila? Anong klaseng tao yung mga nagla-like at nagko-comment? Anong klaseng tao yung mga bumibili dun sa produkto mo? Anong klaseng tao yung mga nage-engage dun sa Facebook ad mo? So, yun yung tinitignan ng Facebook Pixel. So, you need a website. The Pixel will not function without a website. So, kailangan mo talaga ng website para mapagana yung Pixel. So, mas maganda kapag meron kang Facebook ads, pag gusto mong gumawa ng Facebook ads para sa mga produkto mo, mas maganda meron kang website. Kasi mas natatrack na maayos ng Facebook yung mga bumibili, yung mga bumili na, ano yung mga interest nila, ano yung behaviors nila online. So, makikita mo talaga kung ano yung ginagawa nila. Pag nag-i-scroll sila, ano yung pinipindot nila. So, meron kayo makikita na mga advertisement dun sa gilid ng Facebook. So, hindi mo alam kung bakit nandun yun. Bakit kung ano yung gusto mo, nagpa-pop up dun sa sidebar mo. At kung ano yung mga gusto mo, halimbawa, gusto mo ng isang pagkain o kahapon, bumili ka ng razor sa Lazada.
Alam ba, bumili ka ng Razor sa Lazada kahapon, kinabukasan, meron ka ng mga ads ng Razor dun sa gilid ng Lazada, o sa gilid ng Facebook, yun po yung ginagawa ng Facebook Pixel. Parang hinahabol ka nila. Kung gusto mo yung isang item, nagpapasabog pa ng ads. Nilalagay nila yung item na yun sa mukha mo mismo. Dahil lagi ka naman nagpa-Facebook, lagi ka nagpa-browse, nilalagay nila yung item sa mukha mo. So imagine the Pixel as an AI learning robot. Kung anong information at target yung binigay mo sa Pixel, pag-aaralan niya yun at tutulungan ka niya magkaroon ng resulta sa ads mo. So papakainin mo lang itong Pixel ng information. So hindi mo to nakikita itong Pixel. Isa lang siyang line of code na install mo sa website mo, API ng Facebook. Facebook na yung bahala doon. So install mo lang to sa website mo. Kung ano yung mangyari habang tumatagal, naiintindihan ng Pixel kung ano nangyayari doon sa website mo, kung sino-sino yung mga bumibili, kung sino-sino yung mga nagla-login, kung sino-sino yung mga nag-opt-in, nalalaman agad ng Pixel kung sino-sino yung bumili, ano yung mga behaviors nila. Kasi alam ng Facebook lahat ng profile ng lahat ng users. Kaya malalaman mo rin lahat ng data. Kung itong bumiling to, halimbawa, nagbebenta ka ng alak, so halimbawa may bumili na mahilig sa iba't ibang klase ng alak. Halimbawa, itong bumili na to, yung alak na gusto niyang bilhin ay yung sobrang mahal. So, ganun. Papakitaan siya ng ads ng Facebook Pixel ng mga bagay na kung saan interested yung customer mo. So, the Pixel learns your customer's patterns by device. So, halimbawa, yung phone mo. Kung smartphone ba yung gamit mo o yung laptop ba yung gamit mo, nalalaman ng Facebook yon. At kung cellphone yung gamit mo, i-optimize niya yung ads dun sa device kung saan siya mas makikita. So, location. So, halimbawa, product mo ay chocolates. So, yung chocolates, ang pinaka maraming community ng chocolates, chocolate lovers o bike, halimbawa, bike. So, pinakamaraming community ng bike lovers ay sa Mindanao, halimbawa. Halimbawa lang po. So, yung location niya, yung location ng ads mo, ipapakita niya lang halos dun sa mga taga-Mindanao o dun sa Mindanao region. Dun lang niya ipapakita yung ads dahil dun pinakamaraming customers ng product mo. So, tinatarget ng Pixel yung customer's location, customer's device, customer's pattern para mas makabenta ka ng produkto mo. So, age group. Inaalam din niya yung age group nung binebentahan mo. So, halimbawa, yung binebentahan mo ay pang-adult na product. Bebenta niya yon sa mga age group na, halimbawa, 30 or 18 and above. So, kapag mga pambata naman or mga strollers, mga candies, pwedeng 18 below, 13 pataas, mga ganun yung age group na tinatarget ng Facebook ads mo. So, depende yon. Yung Pixel na yung nagde-decide doon kung saan nila ipapakita yung mga ads mong yon. Gender, so male or female, depende yon. Kung, halimbawa, yung customer mo, mas maraming male or mas maraming female, papakita niya rin yon, depende sa dami ng depende dun sa gender nung nanonood sa'yo o dun sa bumili ng product mo. So, shopping patterns. Makikita mo rin yung shopping patterns nila. So, halimbawa, bumili siya nung Razor sa Lazada. Bumili ka nung Razor sa Lazada, yung customer mo. Bumili ka rin ng unan. Bumili ka rin ng electric fan. So, makikita niya yung shopping patterns mo, yung Pixel mo. At maaalala niya yon, malalaman ng Pixel mo yung buying patterns. Malalaman niya, mape-predict niya ano yung susunod na bibilin kadalasan ng customer. So, interest. Alam niya rin kung ano yung interest. So, malimbawa,
mahilig sa mga libro yung customer mo. Halimbawa, libro yung gusto niya, pero mahilig din siya magbasa ng comics. So, may tangent. Pwede mo ring targetin yung mga mahihilig magbasa ng libro dahil kadalasan sa kanila, nagbabasa din ng comics. Yun yung interest. Doon mo magagamit yun. So, hobbies. Kung hobby ba nila ay sports, kung hobby nila ay sports, pwede mo silang bentahan ng mga bola o kaya yung mga uniform na pang sports. So, halimbawa, ganun. Ganun gumagana yung Facebook pixel or Facebook ad. At marami pang iba. So, sobrang dami pang mga techniques o tactics na pwedeng gamitin dito sa pixel. So, kadalasan naman, automatic siya. Nagra-run lang siya dun sa background. Hindi mo siya nakikita ang nagra-run, pero nakikita mo yung mga resulta ng mga ads na kung saan pinapakita ng pixel yung mga ads mo. So, katulad din to ng CBO. Kung makikita nyo dun sa video natin na nakaraan, yung CBO ay Campaign Budget Optimization. It automatically manages your campaign budget across all ad sets to get you the overall best results. So, automatic minamanage niya yung pera mo dun sa mga campaign ad set. So, halimbawa, yung nagtetesting ka ng isang produkto, yung budget mo, nilalagay niya doon sa pinakamaraming benta. So, halimbawa, tatlo yung ad set mo. Tatlo. Halimbawa, C. May ad set C, ad set B, ad set O. So, halimbawa lang po yan. Yung ad set C, hindi masyado bumibenta. Ito, ad set O, pumapantay lang yung benta, bumibreak even lang. Samantalang itong ad set B, ito yung medyo mataas na benta. So, over time, habang tumatagal, yung Facebook pixel, yung CBO, yung Campaign Budget Optimization, nilalagay niya yung budget mo dun sa B. Kung pantay-pantay yung budget nila, nilalagay niya yung budget mo dun kung saan mas kumikita ka. Kung saan ad set ka, mas kumikita. Dun niya ilalagay yung budget mo. Automatic na po yan kapag kinlik mo yung CBO. Kaya mas maganda, nakaklik yung CBO dun sa account mo, dun sa Facebook Ads campaign mo. So, ito na. Dito tayo sa mga examples. So, example, nagbebenta ka ng luxury bags. So, example lang po ito. Halimbawa, nagbebenta ka ng luxury na bags. Yung mga mamahaling bags, katulad ng mga LV, yung mga ganong bags, ganong quality. Nagbebenta ka ng luxury bags. Tapos, nag-run ka ng Facebook ads. At ginamit mo tong pixel, naglagay ka ng pixel dun sa website mo. At ito yung pinakain mo information sa pixel. So, you tell Facebook o Facebook pixel that you want your ad seen by, halimbawa, gender, men and women. So, general muna yung ibibigay natin dun sa pixel natin. So, kung saan yung malalaman yan? Age, 13 to 60. Location, Philippines. So, device, mobile and desktop. General information na papakain muna natin yung data dyan. Ganyang data dun sa pixel natin. Interest, bugs. Yan. Ayan. Interest, bugs. So, yan muna yung information na ipapakain natin sa pixel natin. At siya na yung bahala mag-analyze nyan. At hahanapin niya dyan, habang nagra-run yung ads mo, hanapin niya kung sino talaga yung mga bumibili. Men ba o women? Age 13 ba? O 60? Age 13 to 60, anong age group? Anong location sa Pilipinas? Anong device yung mas ginagamit nila? Ano yung mga interest nila? So, the pixel will target the people who are more likely to buy. Yung mga may potential talagang bumili at yung mga pabili talaga ng items mo. Yun yung tatargetin ng pixel. Popocus niya yung budget mo, popocus niya yung mga ads mo, papakita niya talaga dun sa lahat ng mga taong tinatarget mo. So, tatargetin niya yung mga tao na nag-engage, nagpakita ng interest dun sa post mo, o
potential buyer ng product mo. So this is all happening behind the scenes. So hindi mo siya nakikita, pero nagtatrabaho na yung Facebook ads para sa iyo. So yun yung binabayaran diyan, yung mga data na nakukuha mo. So yun nga, paglipas ng ilang araw, malalaman ng pixel na yung gender na mga mahihilig sa bags, na luxury bags, ay 80% women, 20% men. So mas maraming babae, nakikita mo ngayon na mas maraming babae ang may gusto ng mga luxury bags. So next, yung age group ay 16 to 30. So hindi ka na kailangan mag-ads pa dun sa mga 13 years old, 14 years old. Hindi ka na kailangan mag-ads pa dun sa mga 31 years old to 50 years old. Diyan lang yung age group na popokusan mo o yung popokusan ng pixel mo. So yung location, nilagay mo Philippines. Nalaman ng pixel na yung location ng gustong bumili ng mga bags mo ay NCR, Cebu at Ilocos. So dun yung pinakamalaking bulto ng mga tao na gustong bumili ng bags mo. So yun yung nalaman niya. So next time, magra-run siya ng ad na mas malakas dun sa NCR, Cebu at Ilocos. Mas doon niya ipapakita yung ads mo. So in device, naka-mobile sila 90% at naka-desktop 10%. So mas maraming gumagamit ng phones, mobile phones. So doon ipapakita ng Facebook Pixel yung mga produkto mo doon sa mga mobile device user. So interest naman nila. So nilagay mo lang interest doon, bugs. Pero nalaman ng Facebook Pixel na yung mga may interest ng bags, may interest din sila sa power bank at lip tint, hindi lang sa bags. So pwede ka rin magdagdag ng mga product pa, na upsell mo na product. Pwede ka magdagdag ng power bank sa inventory mo. Pwede ka rin magdagdag ng lip tint na pwede mong ibenta based on the interest of the customers. So yun yung nalaman ng Pixel. So the Pixel recalibrates. Yun yung susunod niyang gagawin. So pagtagal, on the next run of ads, sa mga susunod na pagra-run niya ng ads habang tumatagal, mas alam na ng Pixel ang tina-target mong audience. Alam niya na din kung saan sila nakatira at kung ano ang behavior nila. Alam niya kung saan yung location, kung ano yung behavior, kung ano yung ginagawa nila. At habang tumatagal, lumalakas yung Pixel mo. Tumatalino. Kaya automatic na niyang ipinapakita yung mga ads mo dun sa mga potential buyer talaga. Yung talaga mga customers talaga. Kaya kung mapapansin nyo, sa una, hindi pa nagra-run ng maayos yung ads mo. Wala pa kayong kita sa una, mga first week, second week. Wala pa kayong masyadong kita. Pero bigla siyang magbo-boom, bigla siyang kikita pagdating ng third week o fourth week. Kasi nag-calibrate na yung pixel mo, alam na nung pixel yung gagawin, nakalap na niya yung tamang data, alam na niya kung sino mga tao yung ipapakitaan niya nung ads mo. So ganun katalino yung Facebook Pixel. Ganun yung ginagawa niya. So that is how the Facebook Pixel works. Ganun po yung ginagawa ng Pixel. So kung may tanong ka pa, chat mo lang ako dun sa Ilustrados page. So may page po tayo dun sa Facebook. Search mo lang yung Ilustrados on Facebook o may link ako dyan sa description. So may tanong ka pa. So kung may marami ka natutunan sa video series nito so far, click the subscribe button. Click mo yung subscribe button. So marami pa ako ilalabas ng mga ganitong content. Mga tutorial videos, mga strategies, kung paano yung marketing online, paano yung Facebook ads lalo na. So, meron ko pang mga tanong. PM mo lang ako dun sa page natin. Sumasagot ako dun. Salamat sa panonood.